Okay guys, I'm back. So thank you for watching again. I've read a lot of comments going back and forth, and just would like to remind all of you, let's respect our players because they're just doing their thing, no? They have their own backers, and usually the backers are the ones who also give permission for this kind of handicap. So kaya wag na lang kayong mag-comment ng masama sa mga players natin. Manood na lang po tayo, mag-enjoy tayo, at huwag niyong kalimutan mag-donate yan sa live stream natin. Para tuloy-tuloy lang tong live stream natin sa mga magagandang laban. Okay, so we have our GCash account number. It's already pinned in the comment, as well as if you're outside of the Philippines, you can also do it through our PayPal account. Okay, so ayan. Shout out to Mr. Ignite. Ayan. And shout out also to the Balladeer, Daryl Ong, and to Darius. Scotty Geralds, oh, definitely. I'm sure you miss Dennis in the States, especially now that you have the World 10 Ball Championships going on in Las Vegas. Okay, shout out daw sa asawa ni Ron Chris Jum na si Mrs. Marilyn Jumarang. Ayan. Shout out to Edmar Doromal, watching from Kobar, Kingdom of Saudi Arabia. And also to Edwin Salinas. Donate ka. Thank you, Sir Nilo Disanco, for the donation. Paul Custodio, boss, sino pasok sa last 16? Apat na players na lang po ang natitira sa last 16. Si Den, si Carlo Biado, Levan Corteza, Edgy Jeronimo, at may isa pa, si Robby Capito. Ryan Bocobo, kailan ulit WTA sa Hard Times? Hard Times pa ngayon, so we don't know. Shout out to Renan Floyd Assis. Shout out daw sa pinsan niyang si Cyril, andyan sa Hard Times. Yes, andito. Katabi ko, sabi ni Joshua Enriquez. Shout out po kay Roslyn Amisola from Paning Kamot. Shout out kay Boss Alvin Negrillo from Luis Beher. Shout out daw kay sa anak ni Lester LJ na Banakon, na Ace Banakon. And shout out kay Genesis Gonzalez from Lucena City, Quezon Province. So, wag lang kayo mag-shout out guys, mag-donate din kayo. Ayan. Kaya wag niyong kalimutan. Okay. Marami pa tayong matches na gagawin. So, sana suportahan nyo itong live streaming natin. At kung meron kayong pool player na gustong mapanood, yan, ma-request na mapanood, tingnan natin if kaya natin hanapan ng laban. Shout out to Michael Macaligar, and also to Aaron Torres, watching from Montenegro, California.
naman, boss. Shout out kay Maestro Kuya Monching Mystica. Ayan, Kuya Ramon Mystica. Shout out kay Pau Pau. And shout out sa Roda family from Novaliches, Quezon City. That's from Roda J.R. Orson. Pa-shout out sa tito ko na si Tina Moran. That's from Isha Gabriel. Shout out sa Tropang Park Lane from Ed Mel. Thank you very much and welcome also again to Edward Francisco Bustos. Salamat Sir Nilo. Marami na daw siyang na pa-shoutout kaya magdo-donate naman siya. Ayan. So, salamat sa donations, no? Tanong ni Audra Belleza. Hindi ba kayo kumikita sa FB post? Well, hindi po kami kumikita sa FB. Shout out po sa nanonood na hindi naman na hindi na mag-away. Support na lang na tama. Shout out sa inyong lahat. Huwag na, peace lang tayo. Huwag na kayo mag-away dyan. And nicely said, well said by Scottie Gerald. Not just as a player, he's an inspiration to everyone and always treats all skills, all skill levels with respect. Yes, that's true. So let's just respect our players. Tanong ni Ruel De Luna, si Jeff De Luna ba wala laban dyan? Wala. I think si Jeff is nasa ibang bansa, no? I think he is in Thailand. Ewan ko lang kung nakabalik na. Shout out sa anak ni Sherwin Gasig na si Sean Aiden Gasig. Well, kumusta daw kay Kuya Monching? Sabi ni Nonito Bukais from Toronto. Shout out to Ace Dagay Pedrinha. Shout out to A.E. Abitong from Washington, D.C. Shout out to Christian Nagali from Batangas. Shout out sa mga tropa daw niya dyan sa Antipolo, sila parang George Genial Plaza at sa mga tropa ko na binirin sa dyan from Alinov Nedre. Shout out sa Rancho Cucamonga from Sherwin Sabalya. Shout out kay Manny ni Caro na pinakamagaling magtimpla ng halo-halo sa Mabini, Lipa, Batangas. Galing yan kay Panday Jericho Banyanes. Okay, shout out sa dyan sa Rickman Billiard Hall, San Ignacio Manay from Richard Manligoy. Shout out kay Lucky Po Kiko from Tito Sherwin. Tanong ni Genesis Gonzalez, well, ang venue na ito is nasa Hard Times Sports Bar dito sa Quezon City. Shout out sa asawa ko na nanonood na si Luis Pasamba. Pa-shoutout kay RL, Apple, Haley, Heidi na naghaponan pa lang from Angeles City. That's from Rhea Pamintuan. Yan siguro. Ayan, kay Von, nakit-kitan. Shoutout sa GF niyang si Aileen Tamayo. Papasok na daw sila sa work. Well, ingat kayo, Von. Shout out kay Vona Riley Banyares ng Sapang Bato. Ayan, galing kay Jericho Panday Banyares. Tanong ni Jerome Gonzalez, totoo ba may Banyares Idol De Luna sa US? Well, sorry, hindi ko po alam. Shout out, nag-donate na ako. Well, ang problema, hindi ko mabasa yung pangalan mo. Pero salamat sa donation. Shout out to our technology from Ramjel. Shout out to Nicolo Philip watching from San Pedro. Shout out to Kuya Nilo Di Sanco dyan sa Pinoy Pool Garage
ng Project 8 Quezon City. Oy, salamat sa donation. Kaya shout out to Alan Duque Amigo from Ilocos Sur, and also to Jeff Fajardo from Alaminos, Laguna. Shout out sa asawa ni Lodwin Innumerable na si Maris. Kati Gerard, we'd like to see Antonio says also he could do very well here. I started watching him after a potential few years back on the live stream event. Yes, actually, I've talked to Anton last night, the other night, I think, when he played Dennis with a 15-ball rotation. And they will be applying for a US visa, I think, next year. So I think you will get to see Anton in the States, and that will be next year if God willing, for him to get a visa. Well, thank you, Mark Anthony Alhambra, for your GCash donation, and also to Nilo DeSanco. Lapu-Lapu City, and to Ariel Lising watching from Magana, Pampanga. Shout out sa tita ni Isha Gabriel na si Gina Cole from Canada. Shout out kay Manuel Boloco ng Thailand. Tirahin mo na daw si Jeff Jan, sabi ni Tito Shervin. Si promoter natin tonight na si Bob Arum ng Philippine Billiards, so lang iba kundi si Eduardo Saracho aka Soy P or Tisoy. Bob Arum ng Pilipinas, anong masasabi mo sa laban na to? Alin? Pardon? Anong masasabi mo sa laban natin ngayong gabi? Medyo game of the breaks lang yan. Eh, parehong kampiyon yan eh. Eh, yung lamang ni Dennis na yan, yung lamang ni Anton na yan. Eh, pag namasok din ang drive ni Dennis, baliwala yung lamang na yan. Tama, tsaka nasa kagitnaan pa lang tayo ng laban, di ba? Nasa first half pa lang tayo, yung second half, hindi pa natin alam kung ano mangyayari dyan. Tama, at tsaka ang daming nangyayari. Kita mo naman sa NBA. So, tignan natin, antabayanan. Kaya, maliban sa pag-shoutout ninyo, donation po. Ayan, para sa mga nagla-live stream ng mga matches natin. Also, pasalamat tayo dito sa promoter natin na to, na si Bob Arum ng Philippines, walang iba kundi si Eduardo Saracho aka Soy T, Tisoy. Ayan. So sana marami pang ganito. Marami pang kasunod yan. Ayan ang maganda dyan. So marami pang kasunod, ha. So kayo guys, supportahan niyo tong FB page natin, Pinoy Poolmaster, and don't forget to send your donations for our live stream. Tanong ni Marvin Mark Mirvin Panya, wala po live sa YouTube. Oh, sorry, wala.
Well, tanong ni Reagan, Big Bob Bondok. Boss, lumabas na yung draw for Whirlpool in London. Only Dennis, Alex, and Robbie are in the draw. Are Carlo, Levan, Edgy, Jeff, and others not participating? Yes, they're not participating because I think they are in, some of them are in the US, and others did not get a visa going to the UK. So that's the reason why their names are not listed in the list of players for the World Pool Championship. Ay, ayan si Boss Chiro de Leon, pa-shout out po. Ayan, mabuhay po kayo diyan sa Imbas Place Taguig. Ayan, kung makapunta po kayo sa Taguig, magandang bilyaran, may car wash pa sa baba. So habang nagpapa-car wash kayo sa sasakyan nyo, pwede kayong umakyat sa taas. Kung ayaw nyo magbilyar, pwede kayong kumain doon. Ang sasarap ng pagkain nila, very reasonable yung mga prices nila. Paborito ko doon yung sisig. Kaya yan, tikman nyo guys yung sisig. Panalo. Sabi ni Alex de los Reyes, pa shout out daw and magpusoy na po tayo and pabati kay Roborat Julius. Uy, ito sabi ni Alex de los Reyes. And shout out to Blaze Martin watching from Qatar. Ay na, shout out ulit ni Jericho Panday Banyares. Oy Panday, dami mong shout out ah. Sabi ni Soiti yung donation mo raw. Tama, damihan mo. Si ano, si Panday, daming shout out eh. So dapat dami din daw donation, di ba? Ayan. Bakit hindi kasali si Bassett? Edmel, anong tinutukoy mo? Nakasali si Bassett. Tanong ni Paolo Kaligan, Boss, libre nood po ba dun sa Imbas Place? So, oo, basta umorder lang kayo. Libre lang manood dun. Tsaka ang daming mga money matches na magaganda din dun, nagaganap. So, pwede kayo pumunta in person. As long as umorder lang kayo ng masarap na pagkain nila dun. Shout out sa kapatid ko na si Nesa from Bohol. Sabi ni Mention Loreto Saison. Shout out sa lahat ng balerista diyan sa Zamboanga del Norte. Shout out sa inaanak kong si Alex de los Reyes. That's from Melvin Malyari. Melvin Tan, yes, tama ka. Shout out to Lemor Floreta ng Carcar City, Cebu. And shout out kay JC Alaskavan from Eastern Samar. Shout out kay John Rick Cruz ng Saskatoon, Canada at Saska Boys. That's from, at saka good luck daw sa laban mo sa May. That's from Maestro Ramon Monching Mystica. Ayan. At may pa-tournament si Kuya Monching. Kanina nag-umpisa yung Maestro Mystica Custom Cues Open 10 Ball Tournament na ginaganap dyan sa ano, sa Santa Lucia East Grand Mall. So bukas andun din ako at antabayanan nyo yung live stream natin dun. Ayan, shout out ulit kay Kuya Nilo Disanco. Ayan, dahil nagdo-donate ka at marami kang donation, so palagi kitang i-shout out. Ganun din naman sa mga hindi nagdo-donate. Pero mas maganda, mag-donate din kayo. Ayan, di ba? Kahit tag-10 pesos, 20 pesos lang, ang sarap na sa feeling nun, no? Na mga donation nila, di ba? So, iti? Kahit mga 10 piso, 20 pesos lang na donation nila, parang, ibig sabihin, parang sinusuportan nila at nagagalak sila sa live stream natin. Ma ano na rin yun.
masarap sa masarap sa feeling na may sumusuporta din sa atin. Sa Troy Palsy said, Troy Pasley said, that spot is way too big. Well, let's just see. Shout out sa dating tirador, Chen Timaho ng Bacoor. Shout out kay JC Hoson, watching with May, yung wife niya. Sino po ang nag-champion sa 10 Ball Predator 2022? Yung kakatapos lang, I think a guy from Poland, if I'm not mistaken. Hindi ko mabanggit yung pangalan niya. Pero bata pa po yun. Again, shout out to Stanley Tuico, watching from Tarlac. You mean Predator World 10 Ball. Ito pala yung Predator World 10 Ball. Bukas pa, tama. Tama si Paolo Caligan. Akala ko yung nagdaan na hindi pala Predator yun. Alpha Open pala yun. Shout out kay Kuya Ray Pinyoko ng Batasan Hills from Luis Beher. Shout out daw kay Kuya Nilo Disanco, galing ako sa banya kanina. That's from Melvin Malyari. Shout out to Jeric Bartolome. Sabi ni Tito Servin, wag donate, parang nangihingi, mas okay tip. Well, na-donation man or matip, nagpapasalamat kami sa inyo. Hindi po kami naghihingi, wala pong presahan ito, pero kung pwede lang, walang tatanggi, di ba? Hindi naman kami ganun. Pero mas na-appreciate namin, syempre, yung pagod ng mga staff natin dito, yung mga kasama natin, patuloy na nagbibigay ng magandang matches sa inyo. So, ito kasi is nagko-conceptualize itong mga match together with yung matchmaker, yung mga players. So, hindi lang po ito yung live streamer na lang agad na biglang sumulpot sa isang event, kundi may permission ito from our players. And of course, siyempre pag nakakabigay din ng saya kung malaki yung support na binibigay ng mga viewers natin. Kasi para ma-share din natin sa mga players, kung significant naman yung amount, syempre, ma-share din natin sa mga players. And of course, tignan nyo guys, itong pag-live stream is, may expense din na ini-incur po ito. Wala naman pong libre sa panahon ngayon, katulad ng internet, ganun, ng pamasahe, lahat. So, yun lang po yun guys, para makahatid sa inyo ng magandang matches. And more importantly is na-appreciate namin yung mga binibigay nyo sa amin. Okay? Okay, so parang na ako. Ang dami na agad na shoutout. Nahuli na ako. So, hindi ko na kaya balikan yung mga nauna. At saka gumaganda na po yung laban. So, ayan, manood kayo. Ito na yung going to the second half. Kung sa NBA game pa, tapos na po yung first half. And we're going through the second half of the match. And dito na po yung mga part na nagdidikdikan talaga. So Dennis is slowly inching his way closer to Anton's lead, and he's now 4
4 games away. And sabi ni Isha Gabriel, salamat po sa live at sa magandang laman. Shout out po sa tito ko na si Estabendong. Sabi ni Sepitz, offer Boss Soiti. Parang nag-break si Boss Soiti. Anyway, shoutout natin ang mga kalaro ni Soiti sa Alapan, Cavite. Si Papol, Jake Knoxville, Sepitz, Onairos Ofur, Wilmer Gimots, Jamar Maramag, at, at saka si Sunny Gallios. Ayan. Danny Carl Berg, I am the biggest inventor in the whole world. What kind of, or what did you invent, Danny? Paolo Kaligan, oh yes, tumbas manipis ba? Okay na po yun, pangsalo lang sa konsumo. Oh, pwede. Well, going back to the match, Dennis is inching his way closer to the lead of Anton, and he is now 4 games away from tying, pero dry break siya. So, let's see if Anton can extend his lead or if Dennis can cut that lead, no? Well, tanong din, may nag-comment doon, unverified yung GCash account natin, no? Oh, unverified yung kasi, yun, ang GCash kasi ngayon, ewan ko, ang hirap magpa-verify ng account. Ang tagal nilang sumagot. But anyway, you can still use the GCash account. And yun lang, hindi tayo makasend ng money. Pero ito yung binibili natin is yung load natin, no? Especially sa internet connection. Yan, nagagamit natin yun sa pag-buy ng load. So kahit non-verify yung account natin, but ginagamit natin yun sa pag-bili ng load para sa mga live stream natin. So doon natin siya nagagamit. So, pwede pa rin kayo mag-donate, guys, kahit na unverified po yung account natin. Shout out to Ariel Lising, watching from Magalang, Pampanga. Ang tanong ni Alvin Supremo Adona, sino nanalo sa unang match? Well, yung match na sinasabi mo was 2 nights ago, yung rotation nila, 15 ball rotation, 61 na tinatawag sa atin. Race to 18 po yun. Nanalo po si Dennis. The score was 18-17. Isang game lang. And yung match na yun was pretty tight. And in fact, Anton was leading, again, ganun din sa first half of the match, no? Anton was leading 13-7. And then slowly, Dennis was able to cut the deficit and in fact tie him at 13, and nauna pang nag 14 si Dennis sa laban na yon, and from there nag back and forth na po sila. So ato, tingnan din natin ano mangyayari dito, but with that shot I think Anton can extend his lead to 5 games if he packets the 6 as well as the 7.
Well, tanong ni RJ Hudan. Ito, maraming mga katanungan na ganito, no? And gusto ko lang linawin to kasi kanina sa mga comment section, ang dami ding nagbabat-comment. So sabi ni RJ, bakit may partida po yan? Well, tulad ng sinabi ko kanina is itong mga players kasi is may kanya-kanyang managers at kanya-kanyang house, kanya-kanyang bahay na pinaglalaro ang ikanga. So, fortunately, ito si Dennis is hindi naman siya tumatambay dito. This is not his stable also. But yung manager niya na si Boss Perry is the owner of Hard Time Sports Bar. Okay, so that's the reason why mas kampante si Dennis dito. And Anton, hindi pa nakapaglaro dito ngayon pa lang. So, kaya ganyan yung partida na binigay. And yung partida na yan is agreed by both players, no, both parties. So, tama yung sinabi ng mga kababayan natin na itong mga players natin, may partida o wala, lalaro itong mga ito. Now, depende na lang ito sa sa gusto din ng katunggali nila, ng kalaban nila, ipapayag sa ganung klaseng handicap. So, kaya nagkakaroon ng handicap kasi nga, yun, depende din kung saan gaganapin at ano yung fair lang na chance ng kalaban na hinihingi para meron din siyang panalo. Kaya yun lang po yun, guys. Well, Hashirama Sarmiento, awit kahit parehas mahirap ang Anton, tapos mingan. Na-explain ko na po kung bakit may partitahan. Okay, so sana instead of magsabi na mahirapan, well, mag-enjoy tayo, no? Kasi ganun na mga champion eh, dumadaan talaga sa karayom yung mga yan para mas mapolish pa nila ang laro nila. So in the same way, Anton is also giving mabibigat na handicap sa mga ibang players na tingin niya is mas lamang siya. At saka, syempre, yun nga, si Dennis, sa totoo lang, mahirap hanapan ng laban yan. Okay? Kasi halos wala nang ayaw. Maka, kung hindi siya magbibigay ng handicap, mahirap hanapan ng laban. That's the reason why kailangan niya magbigay ng handicap para din makalaman is may chance din manalo. Okay? So, ganun lang yung guys. So, instead of asking bakit ganyan, bakit ganito, natuloy na po yung laban. Andito na, naglalaban na po sila. I-enjoy na lang po natin yung laban nila. Okay, at ayun. Instead of mag-comment kayo ng masama dyan, mas mabuti pa i-donate nyo yan. Or mag-tip kayo sa amin. Ayan, mas mapakikinabangan pa namin at mas haba pa yung tip na ibibigay nyo kasi mas marami pa tayong matches na in-store, no? Kasama natin yung promoter natin, no? Na si Eduardo Saracho. Ayan, so salamatin tayo sa promoter na nangangalap din ng magandang bakbakan, you know? So, mas yung mga managers na, sa mga managers na mga players na ito na kundi dahilahin din dahil sa kanila, wala din tayong match na mapapanood na ganito. Ayan, shoutout kay Raymond Faraon. Sabi niya, huwag mo na pansinin, Jerry, yung mga comment na umido. Well, kailangan pa rin nating pansinin kasi kailangan natin silang paalalahanin na, kumbaga, good vibes lang tayo. Okay? Ayaw natin na may ma-block tayo dito sa Facebook page natin. Instead, dapat ma-enjoy natin lahat itong magandang laban. So, wala tayong intention na mag-block. So, paalala lang sa bawat isa sa atin na may irresponsible tayo sa comment na huwag tayong makasakit ng damdamin ng mga players kasi sila naghahanap buhay lang din sila.
Anton extends his lead to 6 games. It's now 20-14. Well, tanong ni Richard Hastiva, on a lighter note, baka pwede naman nyo tapo tanongin sa Idol Dennis bakit siya umiinom ng beer sa mga morning game niya. I think nasanay na si Dennis na ganun, no? Whether mag-morning game siya, nagpa-practice siya. I think, tingin ko lang, it's like a way of makalma siya. Meron kasing ganun, no? Yung iba, effect ng alcohol sa kanila is nakakalma sila. Yung iba naman, hindi alcohol yung dapat inumin, kundi kape or soft drinks. Ganun lang yun. Sa tingin ko, mas effect sa kanya is napapakalma siya. Nare-relax kumbaga. Ayan guys, so...